Samantala, matagal na raw nasisira ang mga coral o bahura sa ating mga karagatan. Katunayan, ayon sa BFAR o ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, 5% na lang ng ating corals ang nasa magandang kondisyon. Isa sa dahilan ng pagkasira ng mga ito ang lantarang pagbebenta ng corals kahit mahigpit itong ipinagbabawal sa batas. May exclusive report si June Veneracion. Nasa 27,000 square kilometers ang kabuuan coral reef sa buong bansa, kabilang na ang Tubataha Reef sa Palawan. Pero bago pa man sumadsad ang USS Guardian sa Tubataha, matagal lang nasisira ang mga coral reef sa ibang bahagi ng Pilipinas dahil daw sa pang-aabuso ng tao. Sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nagsagawa ng coral assessment sa Pilipinas ang mga scientists noong 1985. Lumabas noon na 5% lang ng mga coral na kanilang nasuri ang nasa excellent condition. Noong isang taon, nagkaroon muli ng coral assessment. 1% na lang ang nasa excellent condition. A big part of it is the the destructive fishing method. Paggamit pa rin ng dinamita, yung mga ganon, lason. Pinapalala pa raw ang problema ng walang habas sa pag-harvest ng mga coral. Nasa 200 metric tons sa mga kumbiskadong corals ang nakatambak sa mga bodega ng BFAR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Karaniwang ginagawang palamutit pintas ang corals. 1998 pa na ay sa batas ang total ban sa pagkuha, pagbenta, pagbili at pagmamayari ng corals. May parusa itong 6 na buwan hanggang 2 taong pagkabilanggo at may multa na 2,000 hanggang 20,000 pesos. Napakaraming klase ng mga corals sa buong Pilipinas. Ang karaniwang itsura ng corals na alam ng karamihan ay yung mga tulad nito, yung merong mga sanga-sanga. Pero ang hindi alam ng marami, meron din pala mga corals na parang itsurang bato lang, gaya ng mga ito. Kaya napakahalaga raw na malaman ng publiko kung ano-ano ang itsura at kung ano-ano ang mga klase ng mga corals. Pero sa ilang tindahan sa Pasay, malayang ibinibenta ang mga corals. Ang presyo, nakadepende sa laki at ganda nito. Ang mga parokyano, hindi raw bababa sa 5 kada araw. Sabi, bawal. Pero matagal na itong shop ni Imam. Hindi rin naman natutuloy kasi wala pa namang nagsasabi ata sa kanila ng bawal yan. Mas gusto ko kasi sana yung mga ordinaryong mamamayan natin. Sa halip na pumunta pa doon yung halimbawa yung gobyerno para maghuhuli, tumigil na lang, di ba? Stop, so that we don't have to send people in jail, file a lot of cases in court. June Veneracion, GMA News.